Ito na nga po mga kapatid, ayaw talagang paawat itong si Kevin Durant at gusto pa rin kumawala mula sa Brooklyn Nets. Muli nga po at lalo pang sumasaklap ang sitwasyon ngayon. Talagang tahasan pang sinabi mismo ni KD kay Josiah na governor ng Brooklyn na gusto niyang tanggalin na itong sina GM o general manager nila na si Sean Marks at maging si head coach Steve Nash. Kung gusto nga daw ng team na baguhin niya ang isip niya para hindi na matrade. Medyo prangka na nga po si Durant sa gusto niyang mangyari, ano? Pero hindi basta-basta ang gusto niyang matanggal dito dahil GM na nga po ito at head coach na mga kapatid. Tila lalong mas magiging malala ang problema nito ng Brooklyn kapag ginawa nila ang gustong mangyari ni Durant. Kaya ang ending ay sinabi rin mismo ng governor kay Durant na hindi mangyayari ito at naglabas pa ng pahayag sa Twitter na pinapabura nito ang kanilang GM at head coach kaysa sa kanya. Parang napahiya pa tuloy si Durant ito dahil napakalaki rin nga naman ang hinihiling niya na malamang sa malamang na mas magiging komplikado pa pang nagkataon para sa team. Para bagang pangwasak sa isang kupunan nga ang ginagawa niya, ano? Katulad na nga lamang din ang bigla siyang umalis kila Curry sa Golden State. Kumakailan lamang po na magkaroon ng meeting sina Durant at governor ng Nets. Para sana ito mahikayat pa nila si KD na magstay matapos itong biglang mag-request ng trade. Pero ang ending ay mas malala pa ang gustong mangyari ni Durant. Nag-sign na nga po siya ng 4 years contract extension sa Nets. At dito na nga po ito mag-uumpisa sa mapalapit na season. Ayon pa nga kay NBA insider Frank Isola, dapat ganito ang gawin ni Josiah kay Durant matapos niyang magbigay ng ultimatum sa kanilang meeting para tanggalin sina GM Marks at head coach Steve Nash. Ito nga daw ang sasabihin niya, gagawin namin ang lahat para ma-trade ka lalo na't kapag ang deal sa amin ay nararapat. Business ang ginagawa namin dito at ginawa na namin rin ang gusto mong mangyari nang gusto mong makuha itong si Harden noon. Kaya ang siste ay napakawalan pa namin ang lahat ng draft picks at napunta pa sa Houston. Hindi na namin sisirain pa ang lahat para mag-umpisa na naman sa wala. Talagang nakakagulat din po ang ginawang demand ni Durant sa Brooklyn, ano. Pero malamang na dapat din na ito ang sabihin ng governor kay Durant dahil parang sobra-sobra na nga yata din ang gusto niyang ipagawa. Samantala ang sitwasyon ngayon sa Los Angeles Lakers at ni Russell Westbrook ay umabot na sa punto na naniniwala ang mga tao na hindi na dapat siyang pabalikin pa. Si Westbrook nga po ang sinisisi sa lahat kung bakit lumagapak ng todo ang Lakers last season. At ngayon nga parang nagiging sagabal pa siya sa kanilang kupunan dahil ayaw niya pa rin tanggapin ang mas mababang role sa kanilang lineup. Patuloy pa rin nag-explore sa sitwasyon ng Lakers para ma-trade na nga itong si Westbrook. At ang pangunahing option nga nila dito ay iswap na siya dito kay Kyrie Irving. Pero hindi nga ganong kadali yon at kailangan nilang isakripisyo dito ang kanilang dalawang first round pick. At eto nga rin po ang bagay na nagdadalawang isip talaga ang Lakers dahil mag-expire na rin nga ang kontrata nitong si Kyrie. Isa rin pong NBA insider itong si Jovan Buha ng The Athletic. May namin nga po ito sa late night show sa Twitter para i-update ang mga solid fans kung ano na nga ba ang sitwasyon nitong si Kyrie. Isiniwalat niya mismo na ang Lakers nga daw ay sa wakas na tila ibibigay na ang kanilang dalawang first round picks para lang mapasakamay na nila itong si Irving. Paniguradong nasa mas magandang posisyon sila dito sa panibagong season kapag meron silang Kyrie kaysa ang isang Westbrook. Dahil ang isang Kyrie nga naman sa court ay nananatili pa rin best guard ng liga. Walang dudang mapanganib nga po kapag nasa iisang team ang Kyrie, LeBron at Davis, di ba? Ano sa tingin nyo?